So guys, good afternoon, magandang hapon sa inyo. Today is December 4. Time check tayo ngayon guys ay 3:30. So nag-post pa ako kanina doon sa may community tab natin na medyo madidelay tayo ng pagbablog ngayon kasi kakaninang umaga umuulan. So ngayon nandito tayo sa may EDSA Cubao, dito sa may Ermin Garcia Street, dito sa may barangay Pinagkaisahan. So kung napanood nyo yung vlog ko kahapon dito sa kabilang side, dyan sa side na yan, nandiyan kasi yung mga pinuntahan natin na terminal kahapon. So sabi ko ngayon magkakaroon tayo ng update dito sa second lane o sa kabilang side ng mga terminal. So dito kasi sa may pupuntahan natin na to, sa hilera na yan, nandiyan yung terminal ng Dagupan, Genesis, Victory Liner at saka Solid North. So pupuntahan natin ngayon siya para kahit pa paano magkaroon tayo ng update. Last update natin dito ay November 5. So halos 1 month na. So titignan natin kung meron ang nadagdag na update dito sa mga terminal na to. So tara, lakarin natin. Medyo umuulan po kasi kanina. Tsaka kung mapapansin nyo sa langit, medyo madilim. Gawa ng umaambon at medyo papatak-patak yung ulan. Kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. Normally po kasi ang oras ng pagbablog natin ay sa umaga. So ayan guys, so guys, kung bago, ayan, ito DLTV ko na po yan, oh. So sarado dito sa kabilang sides pa Santa Cruz, Daet at sa Lucena. So walang mga bus o biyahe pa rin talaga, sarado. Ayan. So guys, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ako po yung nagbablog dito ng mga terminal dito pa probinsya. So kahit pa paano po, kahit nandiyan kayo sa bahay, sa pagbablog natin magkaroon kayo ng idea kung ano yung sitwasyon ng mga terminal dito sa Cubao. Don't forget po to subscribe, click the notification bell po at saka po mag-like na din po kayo. At any question po, kung meron kayong suggestion or any comments or questions, just comment down below lang po. So ito terminal din siya. So guys, galing na tayo dito kanina. Kumuha lang tayo ng mga information about dun sa mga ibang terminal, lalo na sa may Victory Liner, para pagdating natin dun ay maraming may information na tayo na masasabi, kasi bawal mag video doon, baka makita tayo, so baka masita ulit tayo. So kumuha na ako ng information kanina. So guys, kung makikita nyo dyan sa kabilang side na yan, dyan tayo galing kahapon, nandyan yung Genesis, 5 Star, Baliwag, tsaka Sands Trans. So ito yung kabilang lane. So ito guys, sa Dagupan Terminal. So may mga bus dito, pero yun nga, pang frontliner sila or hindi muna bumabiyahe. So ayan yung station na status ng Dagupan Terminal dito sa Cubao. Don't forget to subscribe po sa Mama at Sir, sa mga viewers natin dyan, don't forget to subscribe para po sa next update natin magkaroon tayo, manotify po kayo sa ating next update po pauwi ng mga probinsya. Mostly po halos ang mga may biyahe po is Papampanga, Dau Pampanga, San Fernando, Kabanatuan. Yan po yung mga mostly na biyahe na ini-inquire o na yan guys, dito na tayo sa may malapit sa isang bus terminal.
Sana wag tayong abutan ng ulan. Ayan, don't forget to subscribe po and click the notification bell po para sa next update natin. Ayan, magkaroon tayo ng update o ma-notify po kayo sa susunod nating vlog. Pauwi ng probinsya po. So medyo marami sasakyan na ngayon ganitong hapon. So kundi lang siguro umulan kanina, baka nakapag-vlog na tayo and then baka na-view nyo na po yung upload ko. Thank you po guys sa subscribers natin na mga nanonood. Ramdam ko yung support nyo po sa channel natin. Sa next guys, ito yung Super Lines. So wala pa din po. So halos tabi-tabi lang yung terminal dito. Ayan sa kabilang side, yan yung Asantrans tsaka Baliwag. So guys, ito yung Victory liner natin. Dito na tayo nag-inquire kanina. So may nakausap na tayo dito kanina, si Kuya. Nakausap na natin kanina yan. So ayan, nakikita nyo guys, may lumalabas na ang biyahe na pabig ng Victory liner dito sa Cubao. So yan po is mga biyaheng pa San Fernando, Pampanga. Ayan, bawal kasi tayo dun sa loob, baka masita tayo. So ewan ko lang kung nakikita niyo po. So ito na po ang mga requirements kung sasakay po kayo dito sa Victory liner dito sa Cubao. So pag po unang question po ay kung taga dun po kayo, ipa-flash ko po sa screen yung requirements para makita nyo po at masundan nyo yung sasabihin ko kung sakali po na may mabilis o magulo yung sasabihin ko po ah. Pag po taga doon kayo, ang hahanapin lang po sa inyo ay valid ID na naka-address doon sa Pampanga. Pagka naman po doon kayo nagtatrabaho at nandito kayo sa Manila, hihingan po kayo ng Certificate of Employment at saka Company ID at saka doon valid ID. Ulitin ko po ha, pag doon po kayo nagtatrabaho at nandito kayo sa Manila, hahanapan po kayo ng Certificate of Employment, valid ID at saka company ID. Pero po pagka dito po kayo sa Maynila at pupunta lang po kayo ng San Fernando, Pampanga, ang hahanapan po sa inyo ay alin po sa tatlo. Yan po yung medical certificate, negative result of swab test o kaya rapid test. So yung tatlo po na yan ay hindi nyo ipoprovide lahat. So mamimili lang po kayo dyan kung ano yung kaya nyo iprovide. Kagaya po kunwari ng medical certificate, yan po is manggagaling sa barangay or sa clinic nyo na nakatunayan na wala kayong ubo or sipon or lagnat, no, yung mga sintomas. Mas mabilis po kasi sigurong makuha yung medical certificate kasi halos free naman siguro yan sa clinic or sa barangay nyo po. So ulitin ko pa, alin po sa tatlo na yan, medical certificate, negative result of swab or rapid test. Yan po yung requirements kung pupunta kayo ng San Fernando na hindi naman talaga kayo doon. Yan po yung ipoprovide nyo. Tapos travel pass at saka ID. Regarding naman po sa mga bata, kung taga doon po yung bata na babiyahe, kung may ID naman siya, pwede naman po. Pero kung wala po at hindi naman siya taga doon talaga, pupunta lang din or magbabakasyon lang din, tingnan po siya ng travel pass at saka letter galing sa PNP or sa barangay. Tapos ang pamasahe po dito ay 150 pa San Fernando Terminal po. So kung pupunta po kayo ng Olongapo po,
yun po, magka-cutting trip kayo, meron na din silang mga sakayan po, longga po. Okay po, ulitin natin ha. Ulit flash ko po ulit ha. Pag doon po kayo nagtatrabaho, ayan. Pag doon po kayo nagtatrabaho at nandito kayo sa Maynila, ihingan po kayo ng Certificate of Employment, valid ID at saka po a company ID, or kahit alin doon, or kahit alin doon, kahit pag na yung company ID, pero importante doon yung Certificate of Employment at saka yung valid ID. Pag taga doon naman po kayo, ang hihingin lang po sa inyo ay valid ID na naka-address sa Pampanga. Then kung papasyal lang naman po kayo doon, ang hinahanap po dito sa terminal ay medical certificate, swab test or rapid test na result. So alin lang po sa tatlo na yun. So ang mas madali pong kunin doon is yung medical certificate na galing sa munisipyo or sa barangay or sa clinic na malapit sa inyo para makatravel po kayo. So ang umpisa po ng first trip nila dito ay 6 a.m. hanggang 7 p.m. po ng gabi yung last trip. Sabi po yan ni Kuya na yun, oh. Sabi po ni Kuya na nakausap natin dito kanina. So unlike po dun sa may 5-star na pinunta natin kahapon, yun po isa San Fernando, Pampanga din, may mahalos ganun din yung requirements. So pwede po kayo mamili ang 5-star kayo sasakay or dito sa Victory Liner, parehas naman silang nag-accept po, basta may mga dala lang kayong requirements. So ayan yung mga pasero nila dyan. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Ayan, meron naman sumasakay na talaga. Ayan. So iwas na tayo. Baka tayo ay makita nung ang boss nila doon, ng manager. Baka masita pa tayo, guys. Sa next naman natin ay yung sa may Genesis dito, pero wala pa din akong nakita dito kanina na biyahe. So yun guys, ipa-flash ko na lang sa screen ulit yung mga biyahe kanina, yung mga requirements kanina pa San Fernando. So guys, kung medyo nalilito kayo or naguguluhan kayo sa mga sinabi kong mga requirements, comment down below lang po kayo dyan and then re-replyin ko po kayo. Yan, dito tayo sa may Solid North Terminal, pero wala pa din biyahe. Ayan, ayun yung bus nila. So next natin dito, kasi meron ako dito din nakausap kanina, yung gusto mo na, kuya? Hindi pa. So meron ako, ha? Hindi, nagbablog lang ako, kuya. So meron ako nakausap dito kanina din sa may HM Sport. Ewan ko naman, check natin po yung terminal, ha. Papakita ko sa inyo. Kasi meron ditong nagpapabiyahe na din sila, pero taxi. Eto, yung HM Transport. Alam, babet lang. Ayan, sir. Dito tayo, peso tayo ng konti dito sa likod. Ayan. So guys, ayan yung HM Transport Incorp. Kalamba, UP, Las Bayan, saka Santa Cruz, yan. So may nakausap tayo dito kanina na yung mga bus dito, hindi pa sila nagbabiyahe, pero meron silang taxi na papuntang San Fernando. So dito hanggang 3 passenger lang sa isang taxi, and then ang biyahe nila ay pa Kalamba, tapos 800 yung pamasahe. Dito walang requirements. So unlike dun sa mga napuntahan natin na terminal o sa may kagaya ng LRT Buendia na vlog natin, UB Express naman kasi yung sinasakyan nila doon. Dito is taxi. So hanggang 3 passengers, no requirements, 800 ang pamasahe per head hanggang Kalamba, Laguna.
So yan po, ang open dito ng biyahe nila ay mula 6 a.m. hanggang 7. So dito po ulitin ko, hindi bus ang sasakyan nyo, taxi. Hanggang 3 pasahero po dito po sa may HM Transport po. So ayan guys, oh. Ayan, oh, hi daw po, hello. So ayan guys, ayan kabila, dyan tayo galing kahapon sa 5 star. So ngayon, okay na. Bali may nadagdag tayong abiyake, pero hindi nga lang literal na bus, pero dito sa may HM Transport, kahit kung gusto niyo mag-taxi at kung gusto niyo ng medyo safe at komportable, taxi kayo hanggang 3 pasahero going to Calamba, Laguna, 800 ang per head po. Biyahe po sila ng 6 a.m. hanggang 7 p.m. So guys, yan po muna ang latest update natin dito sa may kabilang lane ng mga Cubao, ng mga bus terminal dito sa Cubao. So kung bago ka pa lang po sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell po para updated ka po sa mga next update natin gaya ng ngayong magpapasko. Baka po maraming nag-aabang ng biyahe pa uwi ng probinsya para makasama nila ang kanilang pamilya. So magkakaroon pa rin po tayo ng mga next update sa ibang terminal. So stay connected lang po sa ating channel, and then hanggang dito na lang po. God bless, and then stay safe po. Thank you.